Bagamat karamihan sa ating mga halaman dito sa Pilipinas ay napagkukunan natin ang pangangailangan gaya ng pagkain at mapagpapahinghan, meron ding halaman na dapat iwasan dahil ang iba sa kanila ay most poisonous o nakamamatay. Ang Pilipinas ang tahanan ng kagubatan at maraming klase ng halaman na bumibilang ng 10,000 hanggang 14,000 klase ng halaman na nakakatulong man o nakakalason sa sangkatauhan. Ano nga ba ito mga kaibigan? Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan ang 8 klase ng halaman na dapat iwasan. Kung bago ka lang po kaibigan sa channel natin ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para updated ka sa susunod nating videos na i-upload tulad nito. Number 1, ang pongpong. Ang pongpong ay tinatawag ding suicide tree, mentolia at othalam. Ang pangalan ng bunga nito ay othalanga na nagdadala ng matinding lason. Ang laman ng pongpong ay merong cerberine, angiotensin type cardinolide at cardiovascular glycoside na lason na pumipigil sa calcium ion na dumedirekta sa ating heart muscle na ang resulta ay failure ng heartbeat na kadalasan ay ikinamamatay. Trompeta. Ang halamang makahoy na mayroong nakalaylay na bulaklak at walang mga tinig ang bunga nito. Ang nakapapangilabot na bango ng bulaklak nito ay pinangalanin nilang angels trumpets. Ang trompeta ay isa sa napakaganda pero napakadelikadong halaman. Karaniwan sa mga ito ay hindi matatagpuan sa kagubatan. Kahit na napakaganda nito kapag namumulaglak at mahalimuyak ang amoy, ay kailangan nating mag-ingat dahil sa dala nitong toxic substance, lalo na't ang toxin nito ay nasa dahon at sa bunga. Kapag nakakain ka nito ay magre-resulta ng incorporate paralysis sa mga malambot na muscles, pagkabalisa, tachycardia, pagkatuyo ng bibig, hindi nakakadumi, panginginig, cerebral pains, poor coordination, visual and sound related mind flights, mydriasis, repensate, glycoplegia at pagkamatay. Number 3, ang English Yew. Ang nakakahumaling na evergreen tree na matatagpuan sa lawak ng Europa at Asia. Lahat ng parte ng English Yew pera sa The Matey Arel na nakapalibot sa seed nito ay nagko-contain ng alkaloids na nakakalason sa tao at anumang hayop. Ang punong ito ay mayroong malinamnam at manamis-namis na matingkad na red berries na pampagana lalo na sa mga ibon. Gayunman, ang Matey Arel na nakapalibot sa seed nito ay hindi nakakapinsala. Ngunit ang 50 grams nito ay kasya para makamatay ng tao. Palatandaan nito ang pananakit ng muscle, hirap sa paghinga, espasam at panlulupaypay. Number 4, ang castor plant. Ang halamang castor oil ay na-develop sa mga lugar ng India, China at Brazil. Magtataka ka sa iyong madidiskubre dahil ang castor beans ay nagkocontain ng isa sa pinaka-toxic na sustansya ng planeta, ang ricin. Ang castor bean lamang ay nagtataglay ng ricin para makamatay ng isang matanda sa ilang minuto lamang. Number 5, ang rosary pea. Ang halamang ito ay parang religyoso, gayunman ang halamang ito ay sobrang nakakamatay. Ang rosary peas ay pinangalanan dahil nagagamit itong kwintas sa rosaryo. Marami ang gumagamit ng kwintas nito at namamatay dahil sa pagsundot ng daliri habang nakahawak sa rosary pea. Ang toxic substance na nasa loob ng seed ay abrin, na hindi nagkakalayo sa resin na isa sa pinaka nakakalason sa buong mundo. Number 6, ang damp cane. Mapanganib ang halamang ito lalo na sa mga nakalunok ng parte nito, lalo na sa mga bata. Ang sintomas nito ay tumatagal ng ilang araw. Ilan sa mga sintomas nito ay pag-iinit ng bibig at lalamunan, pamamaga at pananakit ng bibig at dila, pagkahilo at pagsusuka, diarrhea, pagkapaos, pananakit ng mga mata at pagkasira ng kornea ng mga mata. Number 7, ang katsubong. Ginagamit ito sa China panghalo sa tsaa para malasing ang biktima dahil wala ka mararamdaman kapag ininom ito. Kapag nilanghap o nalanghap mo ang amoy nito na nagko-contain ng psychedelic drugs, ang taong nagkalanghap nito ay nagiging aggressive hanggang sa mauwi sa pananakit sa ibang tao. Nagtataglay din ito ng pagkawala sa isipan. Number 8, ang buta-buta. Ang buta-buta ay isa sa matibay na halaman at matatag ito kahit sa maputik o mabatong lugar na makikita sa tabi ng mga bakawan. At ang kahoy nito ay matibay lalo na sa bahay.
Tinatawag din itong blindness tree dahil naglalabas ito ng malambot na sangkap o latex na kapag natalsikan ang iyong mga mata ay nagdudulot ng pagkabulag at pagkahapdi sa balat. Ang mga halamang nabanggit ay mayroon ng katunayan kaya kahit hindi ikaw ang isa sa biktima ay maaaring mag-ingat sa mga ito. Mas mabuti na po ang nag-iingat kaysa dumating ang panahon na magiging isa ka pala sa biktima ng mga halamang ito. Kung meron po kayong katanungan ay comment lang po yan at sa abot ng ating mga kaya ay matugunan ang lahat ng inyong katanungan sa pamamagitan ng video na i-upload natin.